Maraming po salamat, Mr. Chairman, and I'll be yielding back my time. Salamat, Congressman Dan Fernandez. Mr. Chair. The next to interpellate is, what is the pleasure of In connection, isang tanong lang po in connection kay, ano, kay sa mga katanungan ni Honorable Dan this Fernandez. This is in relation to Congressman Dan Fernandez. Yes, Mr. Chair. Okay, please, you have 2 minutes. Mr. President, magandang hapon po. According po sa inyo, sa mga pangako nyo ng kampanya na tumatakbo po yung presidente, na lilinisin nyo po yung ating bansa para sa ating mga anak. Pangako nyo po yun. Pero Mr. President, sabi po ng mga kapulisan, at according din po sa mga news report, 21 po na mga bata, mga kabataan, mga bata ang namatay as a result of your war and drugs. Ang tanong ko po, Mr. President, is this to you? Still a collateral damage. What is your basis in... What's the basis of your statement? Mr. President, according po sa mga report po ng kapulisan at saka sa news report, meron pong 21 na mga bata na namatay as a result of war and drugs. Ang katanungan ko po, Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is a resulta po ng collateral damage. What particular report are you referring to? Katulad po sila Ron J. Furio, bumibili ng barbecue sa Santa Ana. Where? Sa Santa Ana po, Manila, nabaril po ng dalawang riding in tandem targeting local government councilor Roberto Cudal. At meron din po isa rito, si Dani Cami Garcia, targeting her grandfather, Maximo Garcia. Isa rin po sa noon na suspect sa na nagtitinda ng droga, Mr. President. So what's your question? Ito rin po bang mga bata na ito na nadamay at namatay dahil sa gera po sa war and drugs, do you consider din po ang mga kabataang ito na collateral damage? Damay po lang, collateral damage. If they were not the intended target, what can we do? Can you control the direction of the bullet when it comes out of the barrel of the gun of the police? And it will hit a person, go through the body of that person, and hit another person. Kaya, Mr. President, alam mo, kung may police, I'm now a civilian, kung may police magpatay ng bata, maasahan mo, mismo dyan, babaril. Kaya nga po, Mr. President, do you consider them as collateral damage? Collateral damage. So wala tayong magawa. And do you take responsibility para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Hindi naman yung ang bala, hindi naman namimili yan eh. Thank you, Mr. Chair. So, correct. I ask you full responsibility. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hoon. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair.